Maganda po ang mga sinabi dito ni Ninyo Barsaga, pero siyempre hindi maiiwasan na brutal din po sa pananalita itong si Ninyo Barsaga. Kasi totoo naman na dapat itong si Aimee Marcos nagpapakakapatid ito at even nagpapakapinsan. Sa mga pagkakataon kasi na lumipas, alam ninyo mga tol, mistula pang kumakampi itong si Aimee Marcos na I hope hindi natin iboto sa darating po na 2025 senatorial election. Maliba na lamang kung habang lumalapit ang darating na halalan ay ipakita niya kung talagang siya ba ay suportado ang kanyang kapatid o namamangka, ika nga, nitong si Ninyo Barsaga, bagamat hindi niya sinasabing direkta yan, mistulang namamangka ito pong si Aimee Marcos sa dalawang ilog. Ano? Ang pagkampi sa mga Duterte na mas nakikita ng taong bayan at ang sinasabi niyang pagsuporta sa kanyang kapatid pero hinahayaan niya lamang laitin po ito ni Rodrigo Duterte. Walang hiyaan ng ilang mga vlogger na kanya mismong mga kaibigan katulad ng direktor na si Tambaloslos Darilyap. Ano? Yun ang hindi katanggap-tanggap eh. Kaya madalas nang naglalaro po tuloy sa isipan ninyo mga tol at even na rin sa akin, pumapasok sa likuran ng aking isipan, bakit kaya hindi magkamuka itong si Aimee Marcos at Pangulong Bongbong Marcos? Bakit kaya sa kanilang magkakapatid siya lamang parang kung magsalita hindi natin mawari? Napakapasensyoso ng kanyang mga kapatid, tahimik lamang at talagang makikita mo sa kanila ang pagmamahal para po sa ating bansa at sa bawat Pilipino. Hindi ko naman sinasabi na itong si Aimee Marcos hindi niya mahal ang Pilipinas at mga Pilipino. Pero mas matimbang sa kanya ang pagmamahal sa mga Duterte. Kitang-kita naman yan sa mga ebidensya na kanyang mga tinuran sa nakalipas na panahon. Lalong-lalo na hindi ko makakalimutan noong November 8, 2023, noong ipagdiwang ang 10th anibersaryo ng Yolanda dyan po sa Leyte. Ano ang sinabi nitong si Aimee? Sabi niya, mawawala na ang lahat sa mga Duterte pero mananatili siya at hindi siya tatalikod kailanman sa mga Duterte. Ganun po siya ka-loyal. Kaya masasabi natin, itong si Aimee Marcos, loyalista po ito ng mga Duterte. Pakinggan po natin ngayon at reaksyonan ang mga ituturan po dito o tinuran dito nitong si Ninyo Barsaga. Again ha, DDS po ito. Pero minura na po nito si Rodrigo Duterte at binabanatan po yung mga hindi tama na mga komento, pahayag at kung ano-ano pa na ginagawa po ng mga kritiko ng ating kasalukuyang gobyerno. Ano ba ang ating topic? Meron ba tayong nahihita? Meron ba tayong pakinabang sa nangyayaring awayan ng pagitan ng oposisyon, ng administrasyon, pasaringan, pagalingan, hindi natin alam eh. Kung ano. Alam nyo, sa initial nakasagutan dyan, wala tayong napapala dyan. Higit sa lahat, kawawa po dyan ang mga pangkaraniwang Pilipino. Lalong-lalo na yung nangyayari ngayon sa Kongreso. Inaatake ng Senado ang House of Representatives dahil feeling nila threatened sila doon sa People's Initiative. Pero alam naman natin na nag-rule out na ang COMELEC. Sabi ng COMELEC, itigil na yan. Wala yung sapat na basihan sa batas. Kaya sabi nga nitong si Congressman Jay mula po sa Quezon Province tayo, nakalimutan ko yung kanyang apelyido, ano? Suarez, naalala ko na, salamat sa Diyos. Sabi niya, moot and academic na yung issue ng Senado. Kaya dapat move on na sila, magtrabaho na lamang. Pero mukhang hindi pa rin tumitigil, particular itong si Super Baba, si Super Ate, no? Siya pa nga yung nanguna doon sa hearing sa Senado kung saan naging one-sided lamang talaga. At sinasabi niya na itong si Congressman Rodante Marculeta, nag-leading question daw sa mga witness. Yung sarili niya, halos hindi na makapagpahayag yung witness. Kung hindi pahayag niya, tapos tatanungin niya na lang yung witness kung yes or no ba. O yun, ano? Ganyan ang ginagawa po nila sa Senado. Pero tayo talaga taong bayan ang talo dito. Ano, sana tigilan nyo na yung mga bangayan na yan at magtrabaho na po kayo. Anong pakinabang natin? Sa bandang huli, tayo pa rin mga Pilipino ang nagiging kawawa rito. Tayo pa rin ang mga Pilipino ang nagtatrabaho
para meron silang malamon at meron silang manakaw. Yan ang katotohanan, mga kaibigan. Diba? May bagong buhay. Na-miss ko na ba yung awitin na yan? I-ano natin? I-play lang muna natin. Ano? Kasi bakit? Napakaganda ng remake na ito ng Plethora. Ano? Itong awitin na ito talagang tumatak sa damdamin ng sambayan ng Pilipino. Yung old version po kasi nitong Bagong Lipunan, eh pasensya na po kayo sa mga nanay at tatay natin. Siyempre, yung datingan po noon ay hindi po ganon ka tanggap-tanggap sa mga kabataan. Pero dahil po sa Plethora, niremake po nila ito, even kayo pong mga young at hearts, napapa-indak kapag ka tinutugtog po ang Bagong Lipunan. Oh. Pero lumalayo tayo, magsalita ka na ninyong barsaga, i-pass forward natin. Yan. Ito po ang nakakatawa. Hindi ko pumawari dito kay Senator Aimee Marcos na first cousin pa ni House Speaker Martin Romero. Kahit kami, hindi namin mawari eh, sa totoo lang. Ano, hindi talaga namin maunawaan kung bakit nagkakaganito itong si Aimee Marcos. Sinasabi po ng mga nagmamahal pa rin kay Super Baba, I keep on saying Super Baba, Super Ate, sorry po, sorry ha. Nagmamahal pa rin kay Super Ate na ito daw po ay kanyang kaparaanan lamang. It's a kind of political strategy na ilapit mo ang iyong sarili sa mga kakampi at higit sa lahat sa mga kaaway. Yun ang paniniwala ng ilan pa rin nagmamahal dito kay Senator Aimee. Pero it doesn't make sense sa akin, mga tol. Eh. Kasi kung naiisip nila yon, how much more maiisip din yun ng mga tuso? Sabi nga ni Arturo Las Cañas, huwag kang magtitiwala, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa mga Duterte sapagkat sila'y traidor. Maiisip yun ng mga Duterte. Ah, ginaganto, ginagawa mo sa akin. Aimee Marcos, ah, hindi pa pwede yan. O, dilalaruin lang din siya. Pero hindi kasi ganun ang katotohanan eh. Ramdam na ramdam talaga natin na itong si Aimee Marcos, meron yata itong super inggit eh. Ano, particular sa ating First Lady. Kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na parang hindi maganda talaga ang pagtrato niya sa ating First Lady. At sa lahat ng pagkakataon, never po natin silang nakita na maayos sa harapan ng publiko. Basically, casual. Pero yung katulad ng nakikita po natin na pakikitungo nitong si Senator, nitong ating mahal na unang ginang sa iba pang mga kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, malayo. Malayong malayo dito kay Aimee Marcos. Kaya, Aimee, Senator, pasensya na kayo, tinawag ko kayong Aimee. Eh, bakit naman ganyan? Lahat kami nagtataka talaga. Ano ba talaga ang kadahilanan? Bakit kamping-kampi kayo sa mga Duterte? Kapatid ng kasalukuyan, Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi ko mawari kung saan ba ang stand, saan ba talaga ang panig ng isang Senator Aimee Marcos. Hindi ko mawari po ito. Kung kapatid ba siya or nagiging mata ng Marcos administration sa partido ni Pangulong Marcos. May nagmumura sa akin, oh. Hoy, ikaw na nagmumura ka. Tawagin mo pa yung mga kapwa mo, didisits at uto-uto. Papuntahin mo dito para mas dumami yung manunood ko. Pangulong, dating Pangulong Duterte. Kasi alam niyo, mga kaibigan, kung ako ang nasa katayuan ni Senator Aimee Marcos, teka, ilang taon kami ginipi, ilang taon kaming niyurakan, ilang taon kaming sinira-siraan sa social media, sa mga pahayagan, sa kahit anong platform. Ngayon lang kami nakabalik sa pwesto at sa tugatog ng kapangyarihan. Diba? Hindi natin maitatanggi, mga kaibigan, malaki ang utang na loob ng pamilya Marcos. Ito na naman sa tayo. Duterte administration. Ano? Hindi natin maitatanggi yan. Ang utang na loob na yan, eh. I do not know kung ano yung sasabihin dito nitong si Ninyo Barsaga.
Pero sa totoo lang, friend ko itong si Barsaga, mga tol. Kahit magkaiba kami ng paniniwala sa politika niyan sa mga nakalipas ng buwan o taon, hindi nasira yung pagiging magkaibigan namin sa social media. Pero yung utang na loob na yan, gusto ko lamang i-share sa inyo ang post ni Sir Benji Contreras. And this is the basis eh. Kung bakit yung utang na loob in particular na sinasabi nitong si Sebastian Duterte ay hindi tama. Bakit? Ang nagpalibing, oo, sinang-ayunan ng Duterte na maipalibing itong si dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero utos po kasi yan ng Korte Suprema kinalaunan eh. Dahil hindi pumayag yung mga ilang mga individual na malibing sa libingan ng bayani ang dating Pangulong Marcos Sr. Kaya kung meron mang utang na loob, eh perhaps hindi sa mga Duterte. Kung hindi sa batas na nagsasabi na dapat ilibing itong si dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Nakakalimutan din yata nitong si Baste na yung pinaghuhugutan niya ng galit ngayon sa pamilya Marcos ay hindi po totoo. Sapagkat categorically sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi welcome ang ICC dito, na hindi tutulong ang gobyernong ito sa ICC sa ginagawang imbestigasyon nito. Oh. Kaya uulitin lang natin ha, kung utang na loob ang pag-uusapan, aba, eh, tanungin ko kayo, magiging presidente ba si Rodrigo Duterte kung hindi sa tulong ng mga loyalista? Tumulong si Aimee Marcos? Isang boto lang yun. Ha? Nag-iisa lang ang boto ni Aimee Marcos kahit sabihin natin na nagbigay siya ng malaking halaga sa pangangampanya ni Rodrigo Duterte. Pero isang boto lang siya. Sino talaga ang tumulong sa pagpapanalo kay Rodrigo Duterte? Walang Rodrigo Duterte na naging presidente kung hindi dahil sa tulong ng mga loyalista. Yan ang katotohanan dyan. Kaya wag na tayong maghalongkatan ng mga utang-utang na loob na yan. Pero syempre, irerespeto ko kung ano man yung sabihin dito nitong si Ninyo Barsaga. Una, yung sinabi ni Baste na kasalukuyan mayor ng Davao City na kung hindi dahil daw sa kanila ay na hindi maililibing si yumaong Pangulong Ferdinand Eldarin Marcos Sr. Tama naman! Tama! Hindi magtatanggi yan. Ang pagtulong ba at ang paggawa mo ng mabuti sa isang kapwa, kailangan bang isumbat mo? Unang-una, ang nagdesisyon hindi naman si Baste, si dating Pangulong Duterte. Makinig ka, Mayor Baste. Although, partly, I agree sa sinasabi nitong si Ninyo Barsaga, pero 90% or 95% hindi ako nag-agree na dapat huwag kalilimutan ang bagay na yan kasi utang na loob yan sa mga Duterte kung bakit nalibing. Hindi. Let's focus doon sa kung ano yung tama at dapat. Yun ang paninindigan natin dito sa ating channel every now and then. Sabi ng batas, lahat ng mga naging pangulo, even ang mga nagsilbi bilang sundalo sa ating armed forces, kapag ka significant ang kanilang contribution, eh meron po silang karapatan na malibing sa libingan ng mga bayani. And ininterpret po iyon ng Korte Suprema. Naging kaparaanan ang desisyon itong si Duterte, pero hindi yon iikot lamang doon. Dahil basically, mandato ng isang pangulo ang ipatupad ang batas at pinatupad lamang ni Rodrigo Duterte ang batas nung mga panahong iyon. Di ba? Now, balik tayo kay Senator Aimee Marcos. Sa akin opinion po, personal opinion ko, at sa nakikita ko, may agenda si Senator Aimee Marcos. May awayan silang dalawa ni Martin Romualdez na kasalukuyan House Speaker. Dinadamay niya kung sino-sino ang mga nakapalibot sa administrasyon. Alam mo po, mawalang galang na po, Senator Aimee. Kung ikaw ay may malasakit sa kapatid mo, may pagmamahal ka sa kapatid mo, na pinaghirapan naman ang kapatid mo na makabalik sa Malacanang ang inyong pamilya. Kasi kung muda ka, kasi kung ano nung mga pasaring mo, usapan pamilya kayo. Bakit
Balikan natin yung sinabi ni Ninyo Barsaga. Super Baba, Super Aimee. Super Aimee. Ah, Super Ate. Nalilito na tuloy ako. Super Baba kasi singit na singit sa isip ko eh. Super Ate. Balikan namin yung dalawang sinabi ni Barsaga. Meron ba kayong malasakit sa inyong kapatid o sa inyong pamilya? Meron ba kayong pagmamahal sa inyong kapatid at sa inyong pamilya? Naknang teteng na yan. Tinatarantado na ang kapatid ninyo harap-harapan, hindi man lang kayo magtanggol sa kanya. Ang mahirap, nagpapaka-ipokrito kayo na kunyari, mahal ninyo ang inyong pamilya, ang inyong kapatid. Meron bang ganyan? Mas mabuti na lang yung ilantad nyo na ang inyong sarili na ayaw ninyo talaga sa kapatid ninyo eh. Ayaw ninyo sa pinsa ninyo, ayaw ninyo sa pamilya ninyo. Ang magkaalaman na at hindi na nadidinlang yung mga ilang mga loyalista na patuloy na umahanga at nagmamahal sa inyo dahil umaasa sila na kayo'y mistulang Trojan horse. Na kayo'y mistulang kaparaanan lamang para ang mga threat sa inyong kapatid ay hindi maging malaki ang maaaring maging pinsala sa hinaharap. Ha? Maglantad na kayo. Hindi mo kausapin ng masinsinan ang pinsan mo. Di ba? Pamilya kayo eh. Bakit kailangan magdadakdak ka? Hindi namin alam kung anong totoo. Ikaw ang nakakaalam, Senator Aimee. Hindi yung Rico rin alam kung anong agenda mo sa mga Duterte. Ikaw makakasagot po niyan, madam. Ulitin ko po, madam, yung sinasabi mo na kapatid mo si Pangulong Bongbong Marcos, ipakita mo na tunay na kapatid mo at may pagmamalasakit ka sa kapatid mo. Ipakita mo, kausapin mo siya anytime. Pwede kang pumunta ng Malacanang. Pwede kang makipag-usap. Di ba? Ika nga eh, bago ka maglingkod sa bayan, Senator Aimee, bago ka magmalasakit kung kani-kanino, malasakitan mo muna ang pamilya mo. Kung sa tingin mo, may nagagawang hindi na maganda, ayon sa mga sinasabi mo, itama mo. Kausapin mo ang kapatid mo. Hindi yung, I'm sorry ah, hindi yung magpapasigat ka. Masabi lamang, walang kamag-anak, walang kapatid. Yung mga ganyan style, kumita na. Kumita na yan ng panahon ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Sabi nga ni Erop, di ba, noong 1998. Pagkatapos niya, manumpa bilang Pangulo sa Barsuin Church sa Malolos, Bulacan, nag-oath-taking pa siya sa Luneta Grandstand. Anong speech niya? Walang kumpare, walang kamag-anak, walang kapatid, walang anak. Huwag niyo kong subukan. I remember that's the word. Na English yun ha? I remember is the word. Naaalala ko ang salitang yan. Pasinong taon na yun? Magaling magpatawa si Barsaga. English yun ha? Pero lahat ng mga sinasabi ngayon dito ni Barsaga, may sense mga tol ha? At sa mga kumakastigo na kapwa niya DDS kay Barsaga, sino ngayon ang mas baliw? Kayo? Na nagpapakilang lang sane? Amatino? O itong tinatawag niyong merong problema sa isip at labas-pasok sa mental hospital? Eh, sa tingin namin, kayo. Kasi itong pinagbibintangan ninyo na may tama sa utak, napakaayos magsalita. Ha? Tagos na tagos. Kung ikaw matino ang pag-iisip mo, tagos na tagos dapat sa'yo ang real talk na ito na sinasabi nitong si Ninyo Barsaga. Kaya Senator Aimee Marcos, huwag nyo nang intayin na mawala sa inyo lahat, pati mga PBBM supporter at mga loyalista. Hmm? Sa tingin ninyo, sino kakampihan sa huli ng tao dito? Kayo? Kung kayo'y nagpapanggap na kunyari kaibigan para ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos, makakatulong ba yan? Oo, alam ko, mananalo kayo kahit hindi namin kayo iboto. Tingin ko mananalo ito mga tol.
winnable pa rin ito sa darating na 2025 senatorial election. Pero, yung bilang ng boto na matatanggap mo, nakatitiyak kami na hindi na yon significant para ipursu mo pa kung ano man ang pangarap mo sa politika na mas mataas sa inaarap. Huwag mong gawing huli para sa iyo ang lahat, Senator Aimee Marcos. Hindi namin hinahangad na mas maging matimbang ang dugo sa iyo. Ang hinahangad lang namin gawin mo kung ano yung tama at dapat. Presidente ng Pilipinas, ginagago ng isang Rodrigo Duterte. Napanood ko yung live streaming nitong si batas natin, Attorney Randolph Libayan kagabi, and may point siya doon sa mga sinasabi niya. Unang-una, yung hamon nitong si Rodrigo Duterte doesn't make sense. Wala ka na. Tapos na panahon mo. At sabi nga nitong si Libayan, o Attorney Libayan, bigyan nyo na ng pagkakataon ang mga nakababata sa inyo. Your prime. Tapos na. Ha? Tapos ikaw, Senator Aimee Marcos, kampi ka pa rin ng kampi dito kay Rodrigo Duterte. Ano ba ginawa niya sa'yo para ganyan ang maging attitude mo towards sa kanya? Na parang sabi nga ng isang manonood natin, hahamakin ang lahat, masunod lamang si Rodrigo Duterte. Noong 1998, nasa Luneta Grandstand ako ng mga panahon na yun. May nangyari ba sa sinabi ni dating Pangulong Erap na walang kaibigan, walang anak, walang kamag-anak, at walang kumpare? Ano nangyari? Disinubukan siya ng kumpare niya na si dating gobernur, Luis Chavez Singson. Alam mo, madam, aminin mo man o hindi, malaki ang pakinabang mo sa kapatid mo na nakaupo na pangulo ng bansa. Malaki ang pakinabang mo. Hindi niyo po maitatanggihan, madam. Totoo. Lakit. Ako na magbabanggit. Para i-advance ang political optics nitong si Aimee Marcos, hindi niya naman trabaho mamigay ng AIX. Ha? Diba? Trabaho yan ng DSWD. Department of Social Welfare and Development ang nagbibigay ng cash para sa mga in crisis situation, no? AIX, assistance in crisis situations. Pera para kahit paano maibsan yung pagsubok sa kanilang mga buhay. Pero dahil kapatid ka ng ating mahal na pangulo, nabibigyan ka ng konsiderasyon, pupunta ka sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, mamimigay ka ng AIX. Nakakatulong sa political career mo yon. Oh, di mo rin ba naiisip yon, Senator Aimee Marcos? Saka, kung babagsak si Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin mo, aangat ka? Sa tingin mo, yung pagkatao mo, mabubuhat ng bawat Pilipino? Babagsak si Pangulong Bongbong Marcos, bagsak ka rin. Siya na nga ang gumawa ng kaparaanan para iangat ang pamilya Marcos eh. Totoo naman ah, prangkahan tayo rito. Sino ba ang unang umuwi sa Pilipinas para harapin ang problema ng pamilya Marcos? Ako, hindi ako loyalista. Pero dahil mahal ko si Pangulong Bongbong Marcos, kahit paano nagre-research ako, unang-unang tumapak sa Pilipinas sa pamilya ninyo si Pangulong Marcos noong 1990. At kahit may mga nakaantabay sa kanya na kaso na napakarami, hindi yon inintindi ni Pangulo. Nilabanan niya yon. Kau, kailan ka ba bumalik ng Pilipinas? Saka, kung hindi naman dahil sa pangalang Marcos, may malamang sa malamang, wala ka rin political career. Wala kang pinagkaiba sa super bunso mo eh, na si Sara Duterte Carpio eh. Na kung hindi Duterte ang apelyido, wala rin sa politika. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, I'm sorry to say this sa mga loyalista, marahil kahit iba ang apelyido nito, mag-i-stand in his own itong si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Eh nakikita natin sa kasalukuyan kung ano yung katangian niya eh. Katangian ng isang leader na dapat hangaan ng bawat Pilipino. Consultative,
a democratic leader, eh yung kinakampihan mo, napaka-authoritarian. Makikita mo yan sa pakikipag-usap pa lamang sa kanyang gabinete. Halos takot magsalita yung kanyang mga sekretary. Hindi ganoon. Pwede kang irespeto ng kapwa mo nang hindi sila nakakaramdam ng takot sa'yo. Senator Amy, magbago ka na. Pakinggan mo ngayon yung mga sinasabi dito nitong si Nino Barsaga. Kinabang ka sa kapangyarihan ng kapatid mo bilang senador ka pa. Diba? Nakikinabang ka. Ngayon, kung talagang may malasakit niya sa kapatid mo, ipakita mo sa paraan ng pakikipag-usap mo ng one-on-one. Ipayo mo. Tutal, tinatawag ka na pambansang ate. Pambansang ate ka. Naaate mo na binabalasubas ang kapatid mo na hindi mo kamag-anak, na hindi mo kadugo, na sabi mo kaibigan mo ng isang mayor ng Davao City na si Baste, na atin mo harap-harapan ginaganon ang kapatid mo, tapos sasabihin mo na iintindihan mo si Baste dahil bagets. Bullshit. I agree. That's bullshit. Anyway, panoorin nyo ng buo ito pong vlog nitong si Nino Barsaga. 4 hours ago, nag-live streaming siya kanina. Pero generally, I agree dito sa mga sinasabi ni Nino Barsaga. Now, real talk yan. Magpakakapatid ka kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko nasasabihin magpakapinsan ka kay Speaker Martin Romualdez. Eh. Baka naiinggit ka sa pinsan mo eh, kaya wala akong magagawa. Pero ang kapatid mo, hindi mo dapat kaingitan. Oh, with that, maraming salamat sa inyo mga tol sa 985 na manonood po natin mula po sa Facebook at YouTube. Thank you so much po. Mabilis ang shoutout po tayo bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sino-sino po ba ang mga kasama natin sa oras na ito.